Mga kapuso, nasa Archbishop's Residence na po sa Palo Leyte si Pope Francis. 30 mahihirap at biktima ng bagyong Yolanda at Bohol quake ang kasama niya sa tanghalian doon. 15 sa kanila ay mula Leyte. 5 mula sa Borongan Eastern Samar, 5 mula sa Kalbayog Samar at 5 rin mula sa Tagbilaran Bohol. Lechon at adobo po ang ilan sa pagsasaluhan nila sa tanghalian. Mamaya ay pupunta nga ang Santo Papa sa Pope Francis Center for the Poor. Isa po itong complex na sinimulang itayo noong June 2014 na binubuo ng orphanage, home for the elderly, clinic at kapilya. Tinondohan ang pagpatayo nito ng Pontifical Council for UNOM for Human and Christian Development, ahensya sa Vatican na nagsasagawa ng humanitarian relief operations para sa mga biktima ng kalamidad. Pangasiwaan ito ng Cotongne Sisters. Ang Cotongne ay isang charitable institution na itinatag sa South Korea noong 1976. Ito nga partner ang balita ko. Kasi siyempre ang sinasabi ni Pope Francis, talagang gustong-gusto niyang makita, makasalamuha yung mga biktima ng bagyong Yolanda. Kanina nga narinig natin sa napaka-touching and very meaningful na homily ni Pope Francis na nung nangyari raw at nabalitaan niya yung news tungkol sa nangyaring trahedya, yung kalamidad na pagtama ng Yolanda sa ating bansa, ay as at that very moment, ginusto niya nang pumunta dito sa Pilipinas. Ano? And that's the very reason kung bakit napaaga. Originally, ang intent yata niya ng plano ay next year pa siya pupunta dito. 2016. Pero pinaaga dahil na rin niya gustong makitang personal ng Santo Papa ang kondisyon ng mga kababayan natin doon na naging biktima ng bagyong Yolanda. Pero alam mo, 2013. Partner ang sinasabi sa atin ni Father Jess Dahak, no, yung isang pari na Pilipino na taga Vatican at lagi rin nakakasalamuha ito sa Pope Francis. Wala talagang nag-imbita sa kanya papunta rito. He really wanted to be here. And kanina, doon nga sa very touching homily niya, sinasabi niya na I'm a bit late. He admitted that he is a bit late, but I am here. So, ngayon, makakasalamuhan na po niya. 30 lamang po sila dahil nga kailangan talaga magkaroon ng very close encounter. So, nagbunutan na lang daw para malaman kung sino sa dinami-dami ng mga biktima ang makakasalamuhan ng ating Santo Papa. Kanina, mula po sa Tacloban Airport, ay tumulak ang convoy ni Pope Francis sa 11.9-kilometer motorcade route. Nasa 10 kilometers per hour lamang po ang expected na takbo ng Pope Mobile. Depende rin sa utos ng Santo Papa. Kaya mapapansin napakaganda mo. Napakaganda yan. Napakaganda, lalo na sa mga kababayan natin. Nakalinya sa kalye. 10 kilometers per hour, mabagal na mabagal. Saktong-sakto lang para matanawan mo. Iba yung pakiramdam, partner, eh. Nandun ka, nandun tayo lahat. Pag nandun ka siya, na parang diba, no? Halos ilang di pa lang ang layo sa kanya, talagang iba yung magic na mararamdaman mo. Although, pag nandun ka sa harapan marami niya. Talaga yung mga taong nagsasabi kasi matagal yung oras na hinintay, ano, para makita, masilayan itong ating Santo Papa. Pero nung time kasi na yon, medyo mabilis yung pag-andar. Although dito, medyo mabagal-bagal. Kaya kitang-kita mo talaga yung kanyang ngiti, yung kanyang pagkaway. Minsan nagta-thumbs up pa. At talagang kakaiba yung pakiramdam. Pansinin natin yung motorcade, partner. Tingnan mo, no? Yung suot ng Santo Papa, yan din ang suot ng mga kababayan natin. Tingnan mo yan, no? Pero nung bumaba yung Santo Papa mula aeroplano kanina, wala pa siyang rain gear noon. Bumaba siya, naulanan siya, naambunan siya. Pero wala nung siyang pakialam kahit na maulanan, malakas na raw yung ulan kanina . Parang wala siyang pantakip sa ulo. Pagpapakita, marahil yan na kung ano yung nararanasan nyo, nararamdaman ko rin. Kung ano yung pwedeng ilagay sa katawan nyo, eto isusuot ko para maipakita ko sa inyo kung ano yung pakiramdam ko ng pakikiramay sa inyo, pakikiramay sa mga nawalan at pagdadalamhati at pag-asa at nagpagdarasal naman sa mga nabubuhay, sa mga naiiwan, yung mga surviving talagang victims ng bagyong Yolanda. Kaya napaka-importante ito para sa kanila, partner. At syempre, kailangan din naman na maprotektahan siya laban sa ulan. Kaya nung nasa Pope Mobile na siya, pinagsuot siya ng poncho, yung kapote, transparent na dilaw na kapote, na katulad din, gaya nga na sinabi mo kanina, katulad ng lahat ng mga Tacloban at mga Tagal-Leyte na parehong-pareho ng suot nilang kapote. Iyan din ay isang simbolo ng kanyang pakikiisa sa lahat ng mga nasalanta ng bagyo. At